our graceful and merciful God who loves us. Aming mapagbiyaya at mapagmahal na Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Thanks for giving us salvation from condemnation in eternal hell. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo sa amin ng kaligtasan mula sa walang hanggang impyerno. You have been with us in 2022 for your church and evangelists. Kami po ay sinamahan ninyo sa taong 2022 para sa church at para sa evangelism. Please be with us for next year also. Pakiusap, samahan din po ninyo kami sa darating na taon. Through this Lord's Day sermon, please help us to understand your words and your will. Sa pamamagitan po ng Lord's Day sermon ngayon, pakiusap, tulungan po kami na maunawaan ang iyong salita at ang iyong kalooban. And brothers and sisters who are not here, please be with them to abide in your church. At sa mga kapatid na wala po dito ngayon, pakiusap, samahan po ninyo sila na sila ay makapanatili sa church. And please comfort our brothers and sisters in our Christian life. At pakiusap, alawin niyo po ang aming mga kapatid sa kanilang buhay Kristiyano. That's why until your second coming, no one will be lost. Para po sa muling pagdating ni Jesus, ay wala pong mga maiiwan. Please the Holy Spirit be with us and we rely on the Holy Spirit. Pakiusap, ang banal na Espiritu lamang po ang sumama sa amin at kami po ay umaasa sa banal na Espiritu. We pray in the name of Jesus Christ. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Buksan po natin sa unang Kronika chapter 4. Unang Kronika chapter 4 verse 10. Unang Kronika chapter 4 verse 10. 바자이 보다지 사바사바이 3, 2, 1. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan nang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong maghirap. At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. This year, we started through this word, it is slogan 2022. Ngayong taon po, nitong nakaraang taon, nag-umpisa po tayo sa talata na ito. At ito po ang slogan ng taong 2022. Here, there is slogan 2022, palawakin ang nasasakupan ng Ebanghelyo. Kaya, this year, we started from 100 churches and mission branches, and this year, we can start from 124 churches and mission branches. Kaya ngayong pong taon, tayo po ay nakapag-umpisa ng 100 churches at mission branch, at sa susunod na taon, mag-uumpisa po tayo na mayroong 124 churches at mission branches. Which means this year, 24 churches and mission branches have been added. Ang ibig sabihin po nito, 24 na mga churches at mission branches ang nadagdag sa parating na taon. Actually, it is amazing grace from the Lord. Sa katunayan, ito po ay kamangha-manghang biyaya mula sa Panginoon. Because of Lord's help and through brothers and sisters' love and effort, it happened. Dahil po sa tulong ng Panginoon at sa pag-ibig ng mga brothers at sisters, ito po ay nangyari. Tingnan po natin sa versikulo 10. As si Jabez ay dumarangin sa Diyos ng Israel, na nagsasabi o ako naway iyong pagpalain
at palawakin ang aking nasasakupan na ang iyong kamay ay sumakit. At ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong maghirap at ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya ang Kanyang hiniling. Sa katunayan, nanay ni Jabez, siya isang anak, kanyang pangalan ay Jabez. Sa versikulo 9, sa huling bahagi, sapagkat ipinaganak ko siya ng may kahirapan. Sa pamamagitan ng paghirapan, siya isang anak, siya ay si Jabez. Sa katunayan, kapag tayo ay nalitas sa ating buhay, may pagdurusa, pero alam ng Diyos, kaya tayo ay bahari maligtas. And pagkatapos ng kaligtasan natin, ang Panginoon ay kasama atin, kaya tayo ay nabubuhay sa church with brothers and sisters in this amazing grace. Kaya po sa church, ang mabuhay na kasama ang mga brothers at sisters, ito po ay kamangha-manghang biyaya. Dito sa versikulo 10, si Jabez ay tumarangi sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain. He wanted blessing from God. Dito po, si Jabez ay nagnanais ng pagpapala mula sa Panginoon. Ano ang prayer request niya? Ito, palawakin ang aking nasasakupan na ang iyong kamay ay sumaakin. Palawakin ang aking nasasakupan. Pagkatapos ng kaligtasan natin, meron prayer request say it is, maraming kaluluwa ay maliligtas. Yeah. Kaya hanggang ngayon, sa pamamagitan ng bahalang church natin, ang Panginoon ay kumikilos kaya maraming kaluluwa ay naligtas. Ito ay ang kawa ng Panginoon and also sa pamamagitan ng pag-ibig at pagsisikap ng brothers and sisters dahil ang Diyos ay kumikilos sa ating church. Si Jabez, nais niya ang kanyang nasasakupan ay palawakin. Kaya God answered, God helped, that's why he answered his prayer request. Dito po si Jabez, nagnanais siya na lumawak, palawakin yung kanyang nasasakupan at sinagot ng Diyos ang kanyang hiling. And sa kanyang buhay, may pagdurusa, kaya he prayed likewise, ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong mahirap. Kaya, God answered dito, ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. Dito, today let's consider tungkol sa ang kamay ng Panginoon. Dito, tingnan po natin sa ang iyong kamay. Ang iyong kamay ay sumaakin. Kaninong kamay? Ang Panginoon. Ang kamay ng Panginoon ay kasama siya. Ito ay importante. Ibig sabihin, God helped him, that's why his prayer request could be accomplished. Ibig sabihin po nito, tinulungan siya ng Diyos. Kaya nga po natupad ang kanyang kahilingan. Actually, this year, also, we heard the slogan, enlarge the territory of the gospel in the Philippines. That's why the Holy Spirit worked strongly and widely. That's why
24 churches and mission branches were added. Sa katunayan po ngayong taon, ito po ang ating slogan. Kaya nga po naipangaral ng malakas at malawak ang ebanghelyo at nadagdag ang 24 na mga churches at mission branches. That's why, brothers and sisters, today, last sermon, 2022, anong uri ng kamay ng Panginoon? Let's consider. Kaya po sa ngayong sermon, huling sermon ng 2022, pag-iisipan po natin, anong uri ng kamay ng Panginoon? Today's sermon, title, Ang Kamay ng Panginoon. Naunin po, Ang Kamay ng Panginoon. Kamay. Eh, kaninong kamay? Panginoon. Panginoon. Pag-iisipin, ang kamay ng Panginoon. First, ito ay, ang kamay ng Panginoon ay kamay ng tulong. Tulong para sa atin. Kaya, sa pamamagitan ng tulong ng kamay ng Panginoon, tayo ay naligtas. Tama po ba? And, lahat ng bagay, langit and lupa, lahat ng bagay, nilikha ng Diyos ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon. Halimbawa, sa kalangitan, maraming stars, tama po ba? And the space is huge, tama po ba? Why God created the space huge and maraming stars, we need to consider. Bakit po kaya ginawa ng Diyos yung kalawakan na napakalaki at napakalawak? Kailangan po natin itong pag-isipan. Ibig sabihin, in order to show His might, God created likewise. Ibig sabihin po nito, para ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ganito po ang kanyang ginawa. Buksan po natin sa mga awit, chapter 102. Mga awit, chapter 102, verse 25. Mga awit, chapter 102, versikulo 25. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang una, ang saligan ng lupa ay iyong inilagay at ang kalangitan ay gawa ng iyong mga kamay. Dito sinasabi ng Biblia, nang una ang salingan ng lupa ay iyong inilagay at ang kalangitan ay gawa ng iyong mga kamay. What created the heaven? Ano po ang gumawa sa kalangitan? Ang kalangitan ay gawa ng iyong. Ibig sabihin, kanyang, Panginoon, ang kamay ng Panginoon. Ibig sabihin, ang kamay ng Panginoon ay may kapangyarihan. Naunin niyo po ba? Kaya, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. Kaya sinasabi ng Biblia, mga awit chapter 19, verse 1, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihayag ng kaluwakan. Naniyo po ba? Dito, sa mga awit chapter 19 verse 1, ang mga gawa ng kanyang kamay ay inihayag ng kalawakan. And dilikha ng kamay ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya mga awit chapter 119 verse 73, ako'y ginawa at inanyuan ng iyong mga kamay. Ne. Naniniwala ba kayo? Ne. Dilikha ng Diyos
lahat ng tao, nilikha tayo ng Diyos, naniniwala tayo. Kaya, ang kamay ng Panginoon ay meron may kapangyarihan and next, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng kamay ng Diyos. Buksan po natin sa mga Gawa, chapter 11. Mga Gawa, chapter 11, verse 21. Mga Gawa, chapter 11, verse 21. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Suma sa kanila ang kamay ng Panginoon at ang napakalaking bilang na sumasampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. Ancient times, there were persecution at the time. Disciples of Jesus Christ scattered and many Christians were scattered to other places. Noong unang panahon po ng iglesia, yung mga alagad po ay inuusig at ang mga alagad ay nagkalat sa iba't ibang lugar. In mga Gawa chapter 7, we can find out nilalaman ng kamatayan ni Stephen. And then, at the time, the gospel could be preached not stopping. At mula doon po sa pagkamatay ni Esteban, ang ebanghelyo ay ipinangaral ng walang hinto. That's why some people preached the gospel sa Antioch. At the time, many people believed and they were saved. At nung panahon po na yun, ipinangaral ang ebanghelyo sa Antiochia at marami ang mga sumampalataya at naligtas. That's why here, sinasabi ng Biblia, mga Gawa chapter 11 verse 21, sumasaka nila ang kamay ng Panginoon at napakalaking bilang na sumasampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. Dito, tingnan po natin sa versikulo 21. Ang kamay ng Panginoon sumasakin kanila. Yeah. Ang kamay ng Panginoon ay sumasakin kanila. Sino? Mga brothers and sisters preached the gospel sa Antioch. Sumasa kanila. Doon po sa mga brothers and sisters na nangangaral doon sa Antiochia. Actually, sa ating buhay, alam natin, ang Panginoon ay kasama atin. Natin. Kung gayon, ibig sabihin, siya ay helping us. Ibig sabihin po nito, tayo ay tinutulungan ng Diyos. And He is keeping us. At tayo po ay iniingatan. Dahil ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanila, kaya dito ang napakalaking bilang, maraming tao, maraming kaluluwa ay naligtas. It is ang kawa ng Panginoon, ang kawa ng kamay ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon, maraming kaluluwa ay nagbalik loob sa Panginoon, ibig sabihin sila ay naligtas. Sa Ehipto, mga Israelita ay nabuhay 400 at the time meron may pagdurusa, kaya they pray, they shout to God. Nung ang mga Israelita po ay nanirahan sa Ehipto ng 400 taon, mayroon po silang mga pagdurusa. Kaya po sila ay sumisigaw sa Panginoon. That's why God sent Moses. When Moses brought Israelites out of Egypt, they encountered difficulties. It is Red Sea.
At sila, ang Panginoon po ay isinugo si Moises at inilabas sila mula sa Ehipto. At nung panahon po na yon, sila ay humarap sa isang kahirapan, yung dagat na pula. And God divided the Red Sea and Israelites passed by the one. Pero hinati ng Diyos ang dagat na pula at ang mga Israelita ay tumawid. It is a shadow of salvation. Israelites were chosen bilang anak ng Diyos physically, and they had lived in Egypt. In the Bible, Egypt indicates this world at the time by Pagudurusa. At sila po yung iniligtas po sila ng Diyos mula po sa Ehipto. Ito po ay anino ng kaligtasan. Dahil po doon sa Ehipto, sila po ay nagdusa. At ang Ehipto po ay anino ng sanlibutan. God saved the Israelites from Egypt. Likewise, God saved us from this world. Niligtas po ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto. Kagaya nito, tayo po ay iniligtas ng Diyos mula dito sa sanlibutan. We know Satan is controlling this world. Alam po natin na si Satanas ang kumukontrol dito sa daigdig. However, when we heard the word of God, especially the gospel, we could be saved from this world. Ganun pa man, pag narinig po natin ang salita ng Diyos, lalo na po ang Ebanghelyo, tayo po ay maliligtas mula sa sanlibutan na ito. Like Israelites, we were saved through the power, the mighty hand of the Lord. Kagaya po ng mga Israelita, tayo po ay iniligtas sa pamamagitan ng kapangyarihan, ng makapangyarihang kamay ng Diyos. And also, all our sins were redeemed through the hand of the Lord. Ganun din naman, ang lahat ng ating mga kasalanan ay tinubos sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon. Buksan po natin sa Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40, verse 2. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Magsalita kayo ng sa puso sa Jerusalem. At sabihin ninyo sa kanya na ang kanyang pakikidigma ay tapos na, na kanyang kasamaan ay pinatawad, sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng iba yung bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Yeah. How could be redeemed and saved? Paano po matutubos at maliligtas? Dito sinasabi ng Biblia, sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng iba yung bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Ilang kasalanan po? Lahat ng kasalanan. Tayo ay naligtas. Paano po? Sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ang kamay ng Panginoon ay meron kapangyarihan. Kaya, sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon, lahat ng kasalanan natin ay nalinis, tinubos. Kaya, pagkatapos ng kaligtasan natin, ang Espiritu Santo ay kumikilos sa church. Because sa church, meron gospel, we are preaching the gospel. Ipangaral ang Ebanghelyo araw-araw. Kaya, sa tunay na church, may kagalakan. Brothers and sisters, meron bang kagalakan sa church? Eh, maraming ministry, tama? Bakit po? Maraming fellowship, bakit po? Maraming sermon, bakit po? Para sa ipangaral ang Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng fellowship, we can be united. And, pakibo, para sa ipangaral ang Ebanghelyo. Pero sa ating church, meron gladness, meron happiness. Tama po ba? Hindi po? Buksan po natin sa Mga Awit chapter 118. Mga Awit chapter 118.
mga awi, chapter 118, versikulo 15, 1-5. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang tunog ng masayang sigawan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid. Ang kanang kamay ng Panginoon ay gumagawang may katapangan. Dito, tingnan po natin sa mga tolda ng matuwid. Sino po? Tayo ay naging matuwid. Tama po ba? And ang tolda ng matuwid ibig sabihin church ka both kanyang mahalagang church sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Kristo. Ito ang tolda ng matuwid ay tumutukoy ang mahalagang church. Dahil sa church meron matuwid mahalagang brothers and sisters. And dito, sa church, meron ang tunog ng masayang sigawan. Tama po ba? Sa church, meron ang tunog ng masayang sigawan. Kaya, meron tunog ng kaligtasan. Meron tunog ng kaligtasan. And gumagawang may katapangan. Ang Espiritu Santo ay kumikilos sa tunay na church. Araw-araw sa pamamagitan ng brothers and sisters. That's why lahat ng brothers and sisters sa church ay mahalaga and also kailangan ng unity, cooperation at the time, ang Panginoon ay masaya and kumikilos, malakas, patuloy. Naunya ko ba? And ang kamay ng Panginoon ay ang kamay upang ingatan ang mga brothers and sisters. Kaya ating kaligtasan ay hindi hiwalay, hindi mawala. Ibig sabihin, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon, kaya ating kaligtasan ay safe. Ibig sabihin, not lost. Ibig sabihin po, yung ating kaligtasan ay nasa kamay ng Panginoon at ito po ay hindi mawawala. Buksan po natin sa Juan chapter 10, versikulo 28. Juan chapter 10, versikulo 28 and 29. Pasay po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At kailanmay, hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Ang Diyos ay naging ating ama. Tama po ba? And meron bang tatay ninyo? Tatay? Meron po. Kung ngayon, kanyang kamay and ang kamay ng Panginoon, alin mas malakas? Panginoon. Siyempre, ang kamay ng Panginoon. Ito ay powerful, mighty hand. That's why our salvation can be safe. Ito po ay makapangyarihang kamay. Kaya nga po ang ating kaligtasan ay hindi mawawala. That's why, brothers and sisters, let you know, if you were saved, surely, if so, your salvation shall not be lost. Kaya nga po mga kapatid, kung nalalaman po ninyo at kayo ay tunay na naligtas, alam po ninyo na yung kaligtasan ninyo ay hindi na mawawala. Pagi po,
dahil sa kamay ng Panginoon, dahil sa kamay ng Diyos. Ang Diyos and si Jesus Cristo, kanilang kamay hold ating kaligtasan, ating buhay, kaya tayo ay ingatan, safe. Naunyo po ba? Kaya sinasabi ng Biblia, mga Awit chapter 37 verse 28, hindi niya pababayan ang kanyang mga banal. Naunyo po ba? 37. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga banal. Sino ang mga banal? Tayo. Brothers and sisters. Tama po ba? In mga awit, chapter 48, verse 14, siya, Panginoon ay magiging ating pandubay bakpak kailanman. Hanggang kailan po? Hanggang sa langit, hanggang sa kamatayan. Naunyo po ba? Ibig sabihin, lahat ng brothers and sisters ay pupunta sa langit. Mapasok sa langit. And next, ang kamay ng Panginoon ay ang kamay hold brothers and sisters kahit we encounter mahirap bagay. Ang kamay po ng Panginoon ang humahawak sa mga brothers and sisters kahit makaranas tayo ng mga mahihirap na bagay. Buksan po natin sa Isaiah chapter 41. Sorry po. Isaiah chapter 41, versículo 10. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Brothers and sisters, naniniwala ba kayo ng versikulo na ito? Opo. Kung ngayon, we can be comforted from the Lord. Kung ganun po, tayo ay makakatanggap ng kaaliwan mula sa Panginoon. Sa katunayan sa ating buhay, kahit tayo ay nalitas maraming pagdurusa, pero we believe this verse. Sa buhay po natin, marami po tayong mga, kahit po tayo ligtas na, marami pa rin mga pagdurusa. Ganun paman, naniniwala po tayo sa talatang ito. Meron pang ako mula sa Panginoon, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang babalisa sapagkat ako'y Diyos mo, aking palakasin ka. O ikaw ay aking tutulungan, o ikaw ay aking alalayan ng kanyang kamay ng aking katuwiran. Naunya po ba? Yeah. Si David, hari ng bansa Israel. Siya ay shepherd sa poor house. Si David po, siya ay hari ng Israel. Sa katunayan, siya po ay isang pastol sa kanilang sambahayan. And even though he defeat Goliath sa bansa ng Philistine, he defeated, he killed. At kahit na po na talo niya, napatay niya si Goliath ng bansang Pilisteo. Kahit he won with better with Philistine, King Saul tried to kill many times. Actually, even though he was anointed, pero mga 13 years he was suffered. At kahit na po siya ay nanalo laban po sa mga Pilisteo, siya ay pinagtangka ang patayin ni Saul.
at kahit na po siya ay binuhusan ng langis, siya po ay nagdusa sa loob ng 13 taon. And kahit siya ay naging hari ng bansa Israel, maraming pagdurusa. Pero God kept him, that's why he could not dead through better he was not dead. At siya po ay ginabayan ng Diyos. Kaya nga po, kahit na sa mga digmaan, siya po ay hindi namatay. Because he experienced maraming tulong ng Panginoon. He experienced maraming tulong sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon. Kaya, nag-testify siya sa mga Awit chapter 18 verse 1. Inibig kita, O Panginoon, aking kalakasan. Brothers and sisters, naranasan ninyo, tulad na ito? Siyempre, sa ating Christian life. Naranasan natin ang tulong ng Panginoon. Kung ngayon, we can testify like, tulad ni King David. Inibig kita, O Panginoon, aking, O Panginoon, aking kalakasan. Brothers and sisters, meron kamay ng Panginoon. Kaya, tulad na versikulo na ito, huwag kang matakot. Pag-ibig, meron pag-asa. Kahit tayo ay mamamatay, tayo ay maring mapasok sa langit. Tama po ba? Meron pag-asa. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Sinasabi ng Biblia. Sa ating buhay, meron mahirap bagay. Halimbawa, si Pedro. When Jesus Christ walked the sea, si Pedro also gusto niya. Kaya, the Lord allowed it. Nung si Pedro po, nung lumakad ang Panginoong Jesus sa ibabaw ng tubig, gusto rin niyang makalakad. Kaya nga po, pinahintulot ni Jesus. And for a while, he walked on the sea. Tama po ba? Alam natin. Pero when he saw strong wind, he sunk. At panandalian siyang nakalakad sa ibabaw ng tubig. Pero nung nakita niya yung malalaking alon, siya ay lumubog. At the time, did the Lord allow he was dead? Nung panahon na yun, hinayaan ba siya ng Panginoon na siya ay mamatay? Actually, mahirap panahon, mahirap situation. Pero at the time, si Pedro asked, inibig mo ako. Kaya, sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon, rescued him. Sa mga panahon na iyon ng kahirapan, hindi po hinayaan na ng Panginoon na siya ay mamatay. Nung siya ay lumulubog, sinabi niya, iligtas mo ako. Kaya nga sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon, siya ay iniligtas. Paano Jesus Christ saved him? Paano po siya iniligtas ni Jesus Cristo? Matthew chapter 14, 431. Inabot kagad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan siya. Naunya po ba? Sa pamamagitan ng kamay niya. Inabot kagad ni Jesus ang kanyang kamay niya at hinawakan siya. Tulad na ito sa ating buhay, ang Panginoon ay kasama natin and tayo ay safe. And also, ang kamay ng Panginoon ay ang kamay na panalangin. Ngayon, nasaan si Jesus Cristo? Nasaan? Sa langit. Nanalangin siya para sa atin. Para sa ating buhay, para sa Ebanghelyo, nananalangin siya sa langit. Buksan po natin sa Roma chapter
8, Roma chapter 8, verse 34, Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Dito sa, tingnan po natin sa huling bahagi, na siya ring namamagitan para sa atin. It can be encouraged for our Christian life. Ito po ay maaring maging kalakasan para sa ating buhay Kristiyano. Yeah. Ibig sabihin, he is praying with sincerity. Ibig sabihin po nito, siya ay nananalangin ng mayroong katapatan. That's why sinasabi ng Biblia dito na siya rin namamagitan para sa atin. Ibig sabihin, namamagitan. Which means praying with a sincere heart. Ibig sabihin po nitong namamagitan ay nananalangin ng taus puso. Kaya, even though we encounter mayra bagay, we can win, we can overcome. Kaya nga po kahit tayo ay makaranas ng mga mahihirap na bagay, ito po ay ating malalagpasan. Kaya siya ay namatay sa cross para sa atin and nananalangin siya sa langi patuloy dahil minamahal tayo ng Panginoon. Naunya po ba? And when He will come again, meron pa ako, He will serve us. At sa kanyang muling pagdating, mayroong pangako na paglilingkuran niya tayo. Dito, tingnan po natin sa versikulo 37. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon, nagtatagumpay sa ating Christian life. Yan, ang kamay ng Panginoon ay kamay ng guidance natin. At ang kamay po ng Panginoon ay kamay ng pag-iingat para sa atin. Actually, kahit tayo ay naligtas, tayo ay imperfecto, kaya hindi natin malaman lahat ng bagay tungkol sa future. Actually, hindi natin malaman. Tama ba? Kaya, God is guiding us ngayon. Kaya nga po, sa our future. Dahil po hindi natin alam ang ating hinaharap, ginagabayan po tayo ng Diyos hanggang ngayon at hanggang sa hinaharap. Kaya brother and sisters, ngayon, kung may pagdurusa, meron kalooban ng Diyos para sa inyong future, para sa inyong buhay. Naunyo ba? Buksan po natin sa mga awit chapter 32. Mga awit chapter 32. Versikulo 8. Mga awit chapter 32, versikulo 8. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Aking ipaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Eh, dito, meron pa ako at meron layunin. Yeah, layunin. Why God guide us and teach us? Narito po ang layunin. Bakit tayo ginagabayan ng Diyos at tinuturuan? Yeah, para sa ating buhay. Para sa ating future. God is teaching us and God is guiding us. Para po sa ating hinaharap, tayo po ay tinuturuan at ginagabayan ng Diyos. Kaya brothers and sisters, kung meron pagdurusa, it is needed for your future.
Kaya mga kapatid, kung mayroon po kayong mga pagdurusa, ito po ay kinakailangan para sa hinaharap. If so, we'll take after the Lord more. At pagkatapos, kung ganun po, tayo po ay magiging kawangis ng Panginoon. Kung ganun, tayo ay mabubuhay bilang mga anak ng Diyos, mas maayos. Naon niyo po ba? Kung ngayon, we can overcome even though meron pagdurusa. Kaya nga po, lahat ng ito ay ating malalagpasan kahit na mayroong mga pagdurusa. Kung ganoon, brothers and sisters, who is guiding and who determine the way of life? Kaya nga po mga kapatid, sino po ang gumagabay at nagpasya ng daan ng ating buhay? Actually, we know our way. We don't know. Actually, the way, our way, we don't know. That's why we need to rely on the Lord. Sa katunayan po, hindi rin po natin nalalaman kung ano po yung ating landas. Kaya nga, kailangan po nating umasa sa Panginoon. Kaya, Jeremiah chapter 10, verse 23, ang lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili. Ibig sabihin, ang lakad ng tao ay sa kanyang sarili. Sino po? Panginoon. Ibig sabihin, ayon sa kalooban ng Diyos, siya ay kumikilos. Naon niyo po ba? Para sa atin. Para sa ating buhay. Para sa ating glory and reward. God is managing us and guiding us. Para po sa ating kaluwalhatian at para sa ating gantimpala, ang Diyos po ang nagsasaayos at gumagabay sa atin. Kaya mga Kaikan chapter 16 verse 9, ang puso ng tao ang nagpapanukala ng kanyang daan, ngunit ang Panginoon ang nangaasiwan ng kanyang mga hakbang. Naman niyo po ba? Even though we plan maraming bagay, actually, we cannot accomplish it sa pamamagitan natin. Kahit po tayo ay magplano ng napakaraming mga bagay, hindi po natin ito matutupad lahat sa pamamagitan ng ating mga sarili. Then also, mga Awit chapter 73 verse 24, sa iyong payo, ako'y iyong pinapandubayan at pagkatapos ay tatanggapin mo ako sa kaluwalhatian. Yeah. Pero bilang mga anak ng Diyos, bilang Kristiyano, kung tayo ay hindi sumunod, kung ganoon, may disiplina. Naon niyo po ba? Sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon, dinisiplina ng kamay ng Diyos tayo. Buksan po natin sa Ezra chapter 8. Ezra chapter 8. Ezra. Verse 22. Ezra chapter 8 verse 22. Ezra, Nehemiah, Esther. Aklan ng Ezra chapter 8 verse 22. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y nahiyang humingi sa hari ng isang pangkat ng mga kawal at mga mangangabayo upang ingatan kami laban sa mga kaaway sa aming daraanan. Yamang aming sinabi sa hari, ang kamay ng aming Diyos ay para sa kabutihan ng lahat na humahanap sa Kanya, at ang kapangyarihan ng Kanyang puot ay laban sa lahat ng tumatalikod sa Kanya. Dito, merong blessing and chastisement ayon sa ating buhay.
Dito po, mayroong pagpapala at mayroong disiplina para po sa ating buhay. Because God is love and justice, that's why ayon sa ating buhay, we can be blessed and also chastened. Dahil po ang Diyos ay pag-ibig at katarungan, ayon po sa ating buhay, tayo po ay maaaring pagpalain at maaaring disiplinahin. Even though we became, tayo ay naging mga ng Diyos, bakit po meron disiplina? Dahil minamahal tayo ng Diyos. Meron bang mga anak? Eh? Meron po. And disiplina? Minsan meron chastisement? Meron. Bakit po? Ayaw o minamahal? Minamahal. Eh, minamahal. Tulad na ito, sa pamamagitan ng kaamay ng Panginoon, meron chastisement. Halimbawa, sa Biblia, si Naomi, ipinaganak sa bansa ng Israel, sa Bethlehem. Ayon sa salita ng Diyos, he could not go to Moab, Moab then. Sa si Naomi po na ipinanganak sa Bethlehem sa Israel, ayon po sa salita ng Diyos, hindi siya maaring pumunta sa Moab. Pero sa lugar ng Bethlehem, meron paghuhukom? Tagutom? Tagutom, tagutom. Eh, famine. That's why siya and kanyang asawa and dalawang anak transport sa bansa ng Moab. Pero dahil po sa tagutom sa Bethlehem, ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak ay lumipat sa Moab. When they transport sa Moab then, kanyang asawa at dalawang anak ay namatay. Paglipat nila sa bansa ng Moab, ang kanyang asawa at dalawang anak ay namatay. Ito ay chastisement from the Lord. Ito po ay pagdidisiplina mula sa Panginoon. Buksan po natin sa Luke chapter 1. Luke chapter 1. Versículo 13. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Luke chapter... Wait po. Ruth? Aklan na Ruth. Ruth chapter 1. Hindi Luke. Hindi Lucas. Hindi Lucas. Ruth. Ruth. Chapter 1 verse 13. Ruth chapter 1 verse 13. Pasayin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Maghihintay kaya kayo hanggang sa sila'y lumaki? Nangangahulugan ba na hindi na muna kayo mag-aasawa? Huwag, mga anak ko, magdaramdam akong mabuti dahil sa inyo, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay naging laban sa akin. Bakit po meron pagdurusa sa bansa ng Buamne? Dahil sa disobedience, sumuway ng Panginoon, meron disiplina. Sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon, disiplina. Sila dito sa huling bahagi, tingnan po, mag daramdam akong mabuti dahil sa inyo, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay naging laban sa akin. Naunyan po ba? She disobeyed. Dahil po sa kanilang pagsuway. Kaya, ang kamay ng Panginoon ay naging laban sa kanya. Tulad na ito, ang kamay ng Panginoon ay tulungan para sa atin. When we are faithful, when we obey. Kagaya po nito, kapag tayo ay matapat, kapag tayo ay sumusunod, ang kamay ng Panginoon ay siyang tutulong sa atin. Pero kung tayo ay disobey, kahit tayo ay naging mga anak ng Diyos, meron chastisement.
Pero kung tayo po ay susuway, kahit na tayo ay naging mga anak ng Diyos, mayroon pong disiplina. Israelita. Nabuhay sila sa ilang habang 40 years. Moses guided them and namatay siya sa ilang, and si Joshua guided Israelites sa Canaan. Sa 40 taon sa ilang, ang mga Israelita ay ginabayan ni Moises at siya ay namatay din sa ilang. At pagkatapos, ginabayan ni Josue ang mga Israelita sa Canaan. Actually, Israelites experienced maraming gawa ng Panginoon. Sa katunayan, marami pong gawa ng Panginoon na naranasan ng mga Israelita. God saved the Israelites from Egypt and God observed the Israelites sa wilderness 40 years. Iniligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa Ehipto at ginabayan ng Diyos ang mga Israelita sa ilang sa loob ng 40 taon. Even though they experienced ang kamay ng Panginoon, mighty hand, pero nakalibutan. Kaya they worshiped the idols sa Canaan. Kahit naranasan nila ang maraming tulong mula sa kamay ng Panginoon, nakalimutan nila ito, kaya nga sila ay sumamba sa mga diyos-diyosan sa Canaan. That's why they were chastened from the hand of the Lord. Kaya po sila ay nakatanggap ng disiplina mula sa kamay ng Panginoon. Yeah. Kung ganoon, in order to be helped from the hand of the Lord, how should we do? Kaya nga po, para tayo ay tumanggap ng tulong mula sa kamay ng Panginoon, ano po ang dapat nating gawin? Brothers and sisters, today, Lord's Day, you are before the Lord. Mga kapatid, ngayon po ay Lord's Day. Ngayon tayo ay nasa harapan ng Panginoon. Pero some brothers and sisters, even though they were saved, they are not here because of many reasons. Pero kahit na lahat po tayo ay naligtas, may ilang mga kapatid na wala po dito ngayon dahil sa ilang mga dahilan. Lahat ng brothers and sisters, because of worldly things, if they are tempted by Satan, if so, they have to return to church. Ang mga kapatid po, kung sila po ay natukso ni Satanas, kailangan po nilang manumbalik sa church. Brothers and sisters, sa ating buhay, ano ang idol? Diyos o Diyosan? Mga kapatid, sa ating buhay, ano po ang ating Diyos-Diyosan? Ano po? Barami? Nalo-nalo na, ano po? Pera. Tama po? Dahil sa pera. Dahil sa pera, we don't focus sa Panginoon. Kain namatay siya para sa atin, pero dahil sa idol, Diyos o Diyosan, pera. We don't focus sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo nabubuhay sa Panginoon. Ito ay may problema. Kaya, in order to receive, in order to, upang magtanggap ng tulong ng Panginoon, sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon, first, we should forsake idols. Para po makatanggap ng tulong mula sa kamay ng Panginoon, una sa lahat, kailangang talikuran natin ang ating mga Diyos-Diyosan. And we should return to the Lord. At dapat tayong manumbalik. With sincerity. Dapat tayong manumbalik sa Panginoon ng mayroong katapatan. In the Bible, meron magandang halimbawa si Samuel. Hana, kat isang anak, kanyang pangalan ay Samuel. At the time, Israelites, they worship the idols. Sa Biblia po, mayroong isang magandang halimbawa. Si Hana, naging anak niya si Samuel. Nung panahon na yon, ang mga Israelita ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. He preached for Israelites to forsake idols first. Nangaral siya sa mga Israelita na una sa lahat, talikuran nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan. That's why they forsook idols and they returned to Lord. Kaya nga,
Tinalikuran nila ang kanilang mga diyos-diyosan at sila ay nanumbalik sa Panginoon. The Lord helped them. That's why other nations could not invade Israel. At sa panahon na yun, sila ay nanumbalik sa Panginoon. Kaya nga, hindi na sila nasakop ng ibang mga bansa. Buksan po natin sa Samuel chapter, unang Samuel chapter 7. Verse 4 and verse 3 and 4. Unang Samuel chapter 7, verse 3 and 4. Babasahin ko po. Nagsalita si Samuel sa buong sambahayan ng Israel. Kung kayo'y nanunumbalik sa Panginoon ng inyong buong puso, ay inyong ang alisin ang ibang mga diyos at ang mga Astaroth na nasa inyo. Ituon ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon at sa Kanya lamang kayo maglingkod at ililigtas niya kayo sa kamay ng mga Pilisteo. Kaya't inalis ng mga anak ni Israel ang mga Baal at ang mga Astaroth at ang Panginoon lamang ang kanilang pinaglingkuran. Si Samuel delivered God's message and Israelites followed. They forsook idols. Si Samuel po ay nangaral ng salita ng Diyos sa Israel at ang mga Israelita ay sumunod at tumalikod sa kanilang mga disdiyosan. And tingnan po natin sa versikulo 12. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang magkagayoy, kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa pagitan ng Mizpa at ng Sen. Tinawag ang pangalan nito na Ebenezer sapagkat sinasabi niya, tayo ng Panginoon. Dito, Israelites set up with a stone and they called the name Ebenezer. Ebenezer. Dito po sila ay naglagay ng isang bato sa pagitan ng Mizpa at Sen at tinawag nila itong Ebenezer. Yeah. Ibig sabihin dito sa huling bahagi, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. Brothers and sisters, 2022, naranasan ba ninyo ito? Ebenezer? Opo? Sisters, naranasan. Brothers, naranasan? Opo. Yeah. Ebenezer. Ibig sabihin, when we forsake idols, ang Panginoon ay kasama natin. Naunya po ba? Ibig sabihin, helping us. Pero, kung tayo ay hindi forsake idols sa ating puso, sa ating buhay, kung ngayon, we cannot experience God's help, God's mighty hand. Pero kung hindi po natin tatalikuran ang ating mga Diyos-Diyosan, hindi po natin mararanasan ang tulong ng makapangyarihang kamay ng Diyos. That's why ano ang nangyari? Versikulo 14, pasahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't nagapi ang mga Pilisteo at hindi na muling pumasok sa nasasakupan ng Israel. Ang kamay ng Panginoon ay laban sa Pilisteo sa lahat ng mga araw ni Samuel. Dito, we can find out ang kamay ng Panginoon ay kasama si Samuel. Naunyo po? Kaya ano ang nangyari? Philistine could not invade Israel. Kaya nga po dito, ang nangyari, hindi masakop ng mga Pilisteo ang Israel. Yeah. Likewise, tulad na ito, isang brother, isang sister, kayo ay importante sa church. Dahil sa iyong bahay, sa iyong cell group, sa Pilipinas, ikaw, isang brother, isang sister ay pinaka-importante. Naunyo po ba? Dahil isang tao, Israel could be safe from kawai, enemy. Naunyo po ba? Dahil po sa isang tao, ang Israel ay nailigtas mula sa mga kaaway. Brothers and sisters, isang kapatid,
isang kapatid ay pinakamahalaga. Ibig sabihin, dahil tayo, God is working malakas sa Pilipinas. Naon niyo po ba? Kaya araw-araw, mahalagang kaluluwa ay nalilitas. Dahil tayo. Dahil si Samuel, bansa ng Israel ay safe. Kung ngayon, how should we live next year, 2023? Dahil po kay Samuel, ang bansang Israel ay naligtas. Kung ganun, paano po tayo dapat mamuhay sa taong 2023? Siyempre, brothers and sisters, sa 2022, we experience ng Ebenezer. Naunya po ba? Ibig sabihin, ating pananampalataya ay improved this year. Kung ganoon, next year also, sa pamamagitan ng pananampalataya natin, tayo ay maring mabuhay 2023. Naunya po ba? Yeah. Meron Ebenezer. Brothers and sisters. Ebenezer, huwag po makalimutan. Naunyo po ba? Yeah. Ebenezer. Ebenezer, ibig sabihin, hanggang dito'y tinutulungan tayo ng Panginoon. Yeah. Naunyo po ba? Yeah. Actually, sa ating buhay, lahat ng pagay ay saan po? Nasaan po? Sa inyong bahay? Yeah. Lahat ng bagay natin ay nasaan po? Nasa kamay ng Panginoon. Naunyo po ba? Yeah, lahat ng bagay. Kaya, magtiwala sa Panginoon, brothers and sisters, dahil lahat ng bagay ay nasa kamay ng Panginoon. Buksan po natin sa Ecclesiastes chapter 9. Ecclesiastes chapter 9, verse 1. Ecclesiastes. 바자인 보다 뒤에 사바이 3, 2, 1. 'Ngunit ang lahat ng ito ay inilagak ko sa aking puso, na sinisiyasat ang lahat ng ito, kung paanong ang matuwid, ang pantas, at ang kanilang mga gawa ay nasa kamay ng Panginoon, ay ng Diyos. Kung ito man ay pag-ibig o puot, ay hindi nalalaman ng tao. Lahat ng nasa harapan nila ay walang kabuluhan. Dito, tingnan po natin sa middle part. Sinisiyasat ang lanang ito kung paanong ang matuwid, ang pantas, at ang kanilang mga gawa ay nasa kamay ng Diyos. Halimbawa, sanggol. Ano ang kailangan? Eh? Nasa busom ng nanay. Tama po ba? And ista ay nasa lupa o tubig. Tubig. And puno. Puno. Sanga. Sanga ay nasa puno. Kung ano, tayo ay naging mga member ng katawan ni Jesus ito. Kung ngayon, nasaan po? Nasa church. At the time, we can keep peace but loyal. Kaya po tayo bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo, dapat po tayong manatili sa church. Kung ganun, tayo po ay magkakaroon ng kapayapaan. And also we can be helped from the Lord through the hand of the Lord. At ganun din naman, tayo po ay makakatanggap ng tulong mula sa kamay ng Panginoon. Brothers and sisters, ang buhay natin ay nasa kamay ng Panginoon. Tulad ng potter. Mapapalayok. Potter. Magpapalayok. Potter. Magpapalayok. Yeah. Tulad ng magpapalayok. Buksan po natin sa Jeremiah chapter 18.
Jeremiah chapter 18, verse 6. Jeremiah chapter 18, verse 6. Babasahin ko po. O sambahayan ng Israel, hindi ko ba magagawa sa inyo ang gaya ng ginawa ng magpapalayok na ito? Sabi ng Panginoon, gaya ng putik sa kamay ng magpapalayok, gayon kayo sa kamay ko, o sambahayan ng Israel. Dito, para sa Israelita, sinabi ng Diyos, o sambahayan ng Israel, hindi ko ba magagawa sa inyo ang gawa ng ginawa ng magpapalayong na ito? Sabi ng Panginoon, kaya ng putik sa kamay ng magpapalayo, kayon kayo sa kamay ko o sambahayan ng Israel. Alam natin, ayon sa kalooban ng Potter, magpapalayo, he made it. Tama ba ba? Ayon sa kanyang kalooban, he made it. Kagaya po dito, ayon po sa kalooban ng magpapalayo, siya ay gumagawa. Tulad na ito, tayo ay naging kanya sa pamamagitan ng tugo ni Jesu Kristo. God bought us sa pamamagitan ng tugo ni Jesu Kristo. Kaya tayo ay naging church. Kaya ayon sa kalooban ng Panginoon, He is making us and managing us. Naunyan po ba? Kaya nga po, ayon po sa kalooban ng Diyos, tayo po ay isinasaayos at ginagabayan ng Diyos. Brothers and sisters, huwag tao ang kapangyarihan ng kamay ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po kayong magduda sa kapangyarihan ng kamay ng Panginoon. Hindi. Ang kamay ng Panginoon ay short. Hindi po maiksi ang kamay ng Panginoon. Ang kamay ng Panginoon ay powerful hand. Ang kamay ng Panginoon ay makapangyarihang kamay. That's why, brother Jane Sheeters, magtiwala sa kamay ng Panginoon. Kung ngayon, inyong buhay ay mayos. Naunyo po ba? Improved. Dahil mayroong tulong ng kamay ng Panginoon. Last verse, mga awit chapter 37, verse 5, mga awit chapter 37, verse 5, pasay po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at Siya'y gagawa. Yeah, dito, meron pangako, ng Diyos, ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at Siya'y gagawa. Dito, first, meron bagay, we should first. Dito po, merong bagay na dapat una nating gawin. Ano po? Dito, ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Ito ay ating duty. Ito po ay ating tungkulin. Kung ganoon, may pangako, Siya'y gagawa. Naunyo po ba? Ibig sabihin, hindi tayo ay magtiwala sa Panginoon. Kung ngayon, He cannot manage us. Ibig sabihin po nito, kung tayo ay hindi magtitiwala sa Panginoon, hindi niya tayo maisasaayos. That's why, brothers and sisters, next year, paki-commit your life to the Lord. Kaya nga po mga kapatid, sa darating pong taon, sa susunod na taon, i-commit po natin ang ating buhay sa Panginoon. If you commit your life to the Lord, He will manage you.
Kapag itinalaga po natin ang ating buhay sa Panginoon, siya po ang magsasaayos sa atin. That's why next year, Brother Jensi, let's experience ng kamay ng Panginoon mas maayos. Kaya nga po sa susunod na taon, hayaan po natin na ang kamay ng Panginoon ang tumulong sa atin ng mas maayos. Yes. Salamat po. Manalangin po tayo. Our graceful and merciful God who loves us. Aming mapagbiyaya at mahabaging Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Thanks for giving us chance to consider your words and will. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay po ninyo upang pag-isipan po namin ang iyong salita at ang iyong kalooban. You are so thankful to the hand of the Lord. Kami po ay labis na nagpapasalamat sa kamay ng Panginoon. Next year also, we would like to rely on to the hand of the Lord. Sa susunod na taon, nais din po naming ipagkatiwala ang lahat sa kamay ng Panginoon. Please guide us next year continuously. Pakiusap, patuloy niyo po kaming gabayan sa susunod na taon. And we sincerely hope many lost soldiers shall be saved through our churches. At kami po ay matapat na umaasa na maraming nawawalang kaluluwa ang maliligtas sa pamamagitan ng aming church. We pray in the name of Jesus Christ. Dalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.